good morning everyone. So welcome back again sa aking channel. So for today's content guys, ay mag-update ako sa presyo ng soft drinks na naman ngayon at kung magkano po ang tinutubo ko sa bawat soft drinks na pinapa-deliver ko dito sa aking tindahan. Yung per case, bawat kung anong klaseng soft drinks. So share ko sa inyo guys kung magkano yung tinutubo ko sa soft drinks na tinitinda ko dito sa aking tindahan. So, yun nga guys, kahapon kasi, late na nag-deliver sa akin ng soft drinks yung supplier ko. Siguro mga past 6 PM na guys, ito yung diniliver nila. So, yan, worth of 577 yung binayaran ko sa diniliver nilang dibote sa akin. Pero, dalawang klase lang guys, yung isang case na Cobra na yellow saka isang kasalon na Coke. Ito lang yon kasi ito na lang yung natira. Tapos yung mga 8 ounce ay wala na silang dala guys. Kasi late na yatang nag-deliver yung Coca-Cola product sa kanilang bodega kahapon dun sa supplier. Ang presyo ng aking supplier sa Cobrang 8 ounce ay 300 per case. At binibenta ko na yan dito sa aking tindahan guys ng 18 pesos. So, sa isang case, guys, meron po akong tubo na 132. Tapos, sa kasalo naman, guys, dahil ang puhunan ko dito ay 277, ang benta ko dito ay 30 pesos sa isang litro. So, pumapatak siya, guys, na ang tubo ko dito ay 83. So, dito sa 577 na pinadeliver ko kagabi guys, na dalawang case lang, tumubo na po ako dito ng 215. Kasi sa Cobra na ang puhunan ay 300, meron po ako 132 na tubo. Tapos sa 277 na kasalo ko guys, meron na akong tubo na 83. Meron na po akong tubo dito na 215. Tapos ngayon po, ito 10:13. So ang date ng ng resibo nito guys ay ngayon 10:13:23. So bali ang total na binayaran ko dito guys kasi halos dibote ito kasi nga pet bottles ay nakabili na ako kay Suki Mart noong last Tuesday. So na-update ko na rin yun dito sa aking channel guys na i-share ko na sa inyo. Ngayon ito yung ina-update ko sa inyo yung presyo at tutubuin ko dito sa pinapa-deliver kong mga soft drinks na dibote dito sa aking tindahan guys sa aking supplier. So ang total nitong binayaran ko kanina guys ay 1,168 tapos ang tubo ko dito guys ay 686 kasi sa 8 ounce guys bali ang pinadeliver ko ay dalawang case na Coca-Cola na 8 ounce, isang case na Royal na 8 ounce, Sprite 8 ounce na isang case, tapos isang case din na Mountain Dew na 12 ounce. So dito guys sa 8 ounce yan kasi isa lang ang presyo. Ang presyo dito ay 176 sa aking supplier. Ang tubo ko sa bawat case guys ay 112. So, dun sa limang pinadeliver ko guys na 8 ounce, ang tinubo ko dun ay 568 guys. Tapos dito sa 12 ounce naman, ang tinubo ko naman dito ay 120. So, magkano ang presyo ko dito sa tindahan nitong bawat na dibote na to? So, sa 8 ounce guys, ang benta ko na dito sa aking tindahan ay 12 pesos per guys, yung 8 ounce. 12 pesos na ang retail ko dito sa aking tindahan. Tapos yung 12 ounce naman na Mountain Dew, ang retail ko naman dito sa aking tindahan ay 17 pesos. So, halos guys, medyo malaki ang tinutubo talaga sa soft drinks lalo na pag ang aking ang panahon guys ay maganda, talagang halos ang bumubuhay talaga sa aking tindahan ay soft drinks. Kasi yan yung fast moving umaariba ang sales pag magandang panahon, lalo na guys pag summer. So talagang yan. So umaariba ang sales ng aking soft drinks. Kaya masasabi ko na talagang ang soft drinks isa sa bumubuhay sa aking tindahan guys. Kasi nga
medyo malaki ang tinutubo ko. Kasi sa isang linggo kung minsan nakakapag-deliver ako guys ng 2 beses, 3 beses, depende sa panahon. Pag maganda ang panahon guys, tapos pag may okasyon. Lalo na guys, pag weekends na maganda ang panahon, mainit, ay napakabenta po ng aking soft drinks. So yan, Friday ngayon, kailangan mag-stocks talaga ako. So talaga isa yan sa talagang sinisiguro ko na lagi akong may stocks, lalo na pagsapit ng Sabado at Linggo guys, kasi madaming tao pag Sabado at Linggo, lalo na advantage ng aking tindahan guys ay nasa main road, tapos katabi pa ng kapilya ng iglesia. Kaya talagang shout out sa aking mga kaibigan, sa mga suki ko na mga iglesia. Talagang simulat sa pool na nag-put up ako ng tindahan, isa na sila sa bumubuhay sa aking tindahan. Kaya mga kaibigan ko sa iglesia guys, so thank you sa inyo. And syempre, tapos namili din ako guys ng kunting chichirya sa Dali. So, si-share ko sa inyo mamaya. Tapos, dumiretso po ako sa frozen shop. Bumili ako ng ilang, kunti lang guys, kasi meron pa naman akong stock. Tapos yung sa palengke naman guys ay, ang mga pinamili ko naman doon ay mga chichirya. Kasi sinabay ko na gawa ng naubusan ng pagkain yung aking alagang pusa. Namili na rin ako, dumiretso na ako kasi nandun na rin, sayang yung oras guys. Namili na ako ng mga chichirya na sa palengke ko lang nabibili. So, share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili ko na naman dito sa aking tindahan. So, kunti lang to guys. Ito yung resibo ko guys sa Dali. So, ang binayaran ko ay 477.50. So, share ko sa inyo na kung ano yung mga napamili. Yung small bag guys na galing kay Dali. So, ito, cheese ring. Bali, 3 lang na binili ko kay Dali. Cheese ring for 14.75. Ang benta ko naman nito guys ay 18 dito sa aking tindahan. So, bali, 3 yan. 3 cheese ring. Sa Mobi, 14.50 naman. Ang benta ko na rin ay 18 guys. 18 din yan. Saka sa snack ko naman ay 14.50. 18 pesos din ang benta ko dito. Tapos yung Choco Mucho guys. Ampunan kay Dali, ang Choco Mucho guys ay 77.50. Bali, pumapatak siya na 7.75 ang isa. Kaya ang benta ko na nito dito sa akin tindahan guys ay 10 pesos. Ilang parasa lang lang chicken noodles saka beef lang ang aking binili kasi meron po akong order kay URC na sa Monday po ang deliver sa akin. Ito guys, ito yung galing sa palengke. So ito ay dinadayo ko talaga sa palengke. Doris. So guys, ang Doris sa isang balot, ang puhunan ko nito ay 45. Ang benta ko naman ay 6 pesos dito sa aking tindahan. Tapos dito, 62. Ang retail ko naman ay 8 pesos. Meron tong bali 10 ang laman nito guys. Tapos, chicken inasal, ganun din. Seb-seb, ganun din. 8 pesos po lahat yan. Sa pom-pom, sa 8 pesos din. Tapos sa pritong bangos, 8 pesos din. Bali, 2 seb-seb. Dalawang Doris. Tapos, tigisa lang na pritong bangos. Saka, fish crackers. Saka, itong pom-poms guys. Kasi meron pa akong stocks nitong tigisang kinuha ko. Pero yung tigda-dalawa ay isang stock ko na lang. Isang balot na lang. Tapos ito guys. Ito. So, mabenta ito dito sa akin guys. Sampunan ko nito ay 5 pesos. Meron po akong 2 pesos na tubo dito. So, bumili lang ako ng 10 piraso niyan. Kasi baka malumaan ako. Sayang naman. So, yan. Mabenta ito sa akin guys. Itong Cropek. So, may 2 pesos akong tubo dito. Punan ko dito guys ay dito sa mga chichirya na to ay 462. Tapos, ang tinubo ko guys ay yan, 168. Kasi, sa
Doris guys, ang tubo ko ay 15 pesos, bali dalawang balot, kaya meron po akong 30 pesos. Tapos dito sa mga pompom, seb-seb, pritong bangos, bali 6 na peraso yan guys. Ang tubo ko sa isang pack naman ay 18, so times 6, bali may 108 po ako. Tapos sa Cropec, meron po akong 2 pesos na tubo. Ang puhunan ko naman doon ay 50 pesos kasi 10 ang binili ko. Bali 158, 462 yung puhunan ko. Ang tubo ko guys ay 158. So may mga nagbilihan lang guys, pero yun lang lahat yung mga napamili ko ngayon. Nag-update lang ako dito sa aking mini sari-sari store guys. Sinare ko lang sa inyo kung magkano yung tinutubo ko sa soft drinks, sa ibang items na tinitinda ko dito. So sinishare ko lang sa inyo. Sa mga nagpaplanong mag-put up ng sari-sari store guys, kung meron din lang naman kayong puhunan, maganda yung area nyo. So go nyo guys, kasi ang pagtitindahan guys, kahit sabihin natin na nakakapagod, pero yung pagod natin ay talaga namang sulit, kasi kahit papano kumikita talaga, may pera talaga ang tindahan, maging maayos lang yung pagmamanage natin ng ating sari-sari store. Sabihin ko na marami na akong pinagdaanan dito sa journey ko sa aking pagtitindahan. So maraming pagsubok, pero hindi ko ginive up ang pagtitindahan guys, kasi alam ko na darating yung panahon na magiging stable talaga yung aking tindahan. So ngayon, masasabi ko sa inyo na kahit papano ay kumbaga nakakahinga-hinga na po ang aking tindahan. Nakakahinga-hinga na rin kahit papano ang may-ari. So, yun lang. Basta tiyaga lang guys, kunting tiyaga lang. Natural na dumadaan tayo sa mga pagsubok, kanya-kanya lang na issue yan sa pagtitindahan, problema sa pagtitindahan. Pero talagang wag lang tayong susubok. Yung maglaban natin kung ano yung gusto natin. Yung magiging successful naman ang ating negosyo, kahit anong negosyo guys, basta maging focus lang tayo sa pagmamanage ng ating mga negosyo, lalo na sa pagsasari-sari store. So may enjoy din natin yung pagdating ng tamang panahon, basta maayos lang natin na mamanage ng ating mini sari-sari store. So yun lang, shoutout nga pala sa aking mga talagang kaibigan na dito sa White World. So shoutout sa inyo sa suporta na ibinibigay nyo sa aking channel, sa mga silent viewers ko, sa aking mga subscribers, mga new subscribers ko, sa mga members ng aking channel. So shoutout sa inyo guys, and syempre sa nag-share ng blessing last premiere ko. So shoutout sa inyong dalawa, Sisi Hazel, so shoutout lalabs, and siyempre kay Sisi Koy Milet. So shoutout din sa iyo Sisi Koy Milet. So nakita ko lang sa super thanks. Thank you. And siyempre sa mga nagla-live stream, lalo na kay Sisi Koy Priya. So kay Sisi Koy Priya kasi galing yung premiere ko, doon nakapag-promote ako talaga ng maayos, kasi oras ng LS niya, doon nang galing yung support ko talaga. Thank you. And syempre sa mga nakapag-support din, nakapag-join din. So thank you sa inyo guys. YTA family group. So shoutout sa inyo guys. Thank you talaga. Sa mga mababait kong mga kaibigan na sa YTA family group. So thank you guys. And syempre sa Team Nesnoy. So thank you sa supporta din. So thank you talaga. And ngayon ay end ko na itong aking vlog guys. Kasi tanghali na, papasok ng aking mister. Aayusin ko pa ang kanyang kakainin. So yun lang. More power, God bless us always, and happy selling sa aking mga kapwa kasari dyan. I love you all.